What's up guys? Muli po tayo nagbabalik sa ating channel. Sa araw na to guys, mayroon po tayong bagong pag-usapan ngayon tungkol po ito sa isang brand po na speaker na Crown na GH189 at mayroon din po tayo ditong isang gawa po ng P-Audio ng model po niya ay ISD-18EL. Ngayon guys, ibigay ko po sa inyo ang impormasyon ng bawat isa po na ito at banggitin na rin po natin kung anong mga specs po niya at ilang watts po ba ang bawat isa po na ito? Yan po ibabanggitin po natin ngayon guys, dito lang po sa ating vlog. At bago po tayo magpatuloy sa ating video guys, dadako po tayo sa shoutout. Shoutout sa iyo buong Pagayunan ng Basbati City. Shoutout sa iyo Ludy, naway nasa mabuti kang kalagayan ngayon. At ayan guys, buksan na po natin ang speaker natin at ipakumpara po natin siya kung ano po ang kaibahan ng bawat isa nito. At kikiluhin po natin to guys kung ano po ang bigat niya at babanggitin na rin po natin kung ilang watts po itong bawat isa. At ayan guys, nai-unbox na po natin ang dalawa po natin na speaker at yan po ipapakita ko po sa inyo at kayo na po mag-decide kung ano po ang kaibahan. At ipapakita ko na rin po sa inyo kung anong watts po ito. Ito po yung brand po natin na P-Audio guys. Ayan po. Ito po yung terminal niya. Push na po. Ayan. At P-Audio system LTD at ang watts po niya guys ay 1000 watts. At ayan guys, babanggitin po natin ang specs po ng isa po natin na speaker, itong P-Audio. Ayan. At ang specs po niya guys ay mayroon po siyang 1000 watts bass speaker, 1000 watts RMS, 5 inches po yung voice coil niya, inside, outside, copper. At mayroon rin po siyang 99 dB SPL, 170 ohms. Ayan po guys, ang spec po ng speaker po natin. Ayan. Ipagkumpara po natin itong GH189. Ito po, guys. Wattage po niya, guys, ay meron po siyang 1,800 maximum power. Ayan. At pagkumpara, ilayo ko lang po yung ano, guys. Kayo na po mag-decide dyan. Tungkol po ito diyan sa magnet. Dito po is 1,000 watts. At dito naman, 1,800 watts. Ang pinanggalingan ng speaker na to guys, itong P-Audio ay made in Thailand. Ito naman po ay made in China. Pareho lang po sila ng terminal. Yan, naipopost mo siya. At ito po yung sa P-Audio na ipopost po. Baliktad po guys. Yan. Ito yung sa terminal ng Crown. Ito po yung terminal sa P-Audio. Itong P-Audio ay single magnet. Ayan. Ang magnet naman po ng Crown ay double magnet. Ayan. At babanggitin na rin po natin yung specs ng Crown po guys. Ang maximum power po ng Crown po natin ay meron po siyang 1,800 watts. Impedance po niya ay 8 ohms. Sensitivity, meron po siyang 110 dB. Frequency response ay 50 Hz to 5 kHz. At yung voice coil naman po niya is 100 mm. Ang magnet po niya ay 220 by 20. By 2 pieces. Ito po yung ibig sabihin by 2 pieces kasi dual magnet po siya guys. At ayan po yung specs po ng speaker po natin na Crown. Ayan. So ibig sabihin guys, mas malaki pa rin ang voice coil nitong sa P-Audio kasi 5 inches na. Ito, 100 mm. At babalik na rin po natin guys. Oh.
Ito po yung cone niya. Yan. Ikumpara po natin sa P Audio. Bigat. Ito po yung sa P Audio, guys. Yan. Ang sa cone po niya ay parang cartoon. Yan, pati ito. Ang cone po niya ay ang laki. Yung dust cap po niya, malaki. Tapos itong sa gilid ay parang ano, parang tila. Ayan, hindi ko lang alam kung anong tawag dito. Yan. At saka yung ano niya, guys, dust cap po niya, guys, ang laki po. Tapos ikumpara po natin dito sa crown. Ito po yung crown. Yan. Kung yung groove po nito ay 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ang groove po ng sa cone po niya, ang sa dito naman po ay dalawa lang. 1, 2. Yan. Yan. Pareho lang naman po sila ng ano, guys. Pareho lang po sila ng cone. Parang karton na pinatigas. Yan. At yan po yung kabuhan niya pag ginuhanan po natin ng malayo. Yan. At silipin po natin dito. At ito po yung spider po niya. Mas malawak po yung spider. Ayan, silipin nyo na lang, guys. At ito naman po yung spider nung sa P Audio. Ayan, medyo makipot po siya, pero mas angat po yung itong parang pinaka ano niya, oh. Itong pinaka aluminium kaysa dito sa crown. Ayan. Ayan. At pansin ko lang, guys, mas makapal ang gamit nitong aluminium kaysa dito sa crown. Ayan. Ayan, guys. At ito naman yung terminal. Ayan. At ito po ngayon, guys, ay kikuluhin po natin kung ano po ang kaibahan nila doon sa kilo. Ayan, guys. Ang unahin po natin pag kilo, itong sa crown. At ang kilo po ng crown ay meron po siyang 14.2 kilos. Malapit na siya mag 15. Ayan, guys. At ang isunod naman natin ngayon, itong sa P Audio. At ito naman ngayon, guys, ang P Audio na kinilo po natin. Ang P Audio po ay nagkilo po siya ng 25 kilos. Ang layo ng diferensya, guys. 14.2 yung sa crown. At ang ito naman yung P Audio ay 25 kilos. Malayo. Ang laki ng diferensya, guys. Kasi nga siguro, dahil ang gamit po ng aluminium dito po sa P Audio, makapal. Yan. At sa magnet po, guys, ang kapal din. Kahit single po siya, makapal. Iba po yung pagkakapal po ng magnet niya kahit single po siya. At sayang nga lang, wala po akong panukat para sukatin po yung kung gaano kalaki ang magnet ng P Audio. At ulitin ko lang, guys, kung saan po gawa itong speaker na ito, itong P Audio, ay made in Thailand po yan.
ito yung sa crown. Yan, maliit po guys ang magnet po niya kaysa ikumpara po natin doon, no? At babanggitin ko na lang din po yung price nito guys. Itong speaker na ito ay nagkahalaga po siya ng 19,500. At ito namang price po sa crown na GH189 ay nagkahalaga po siya ng 11,980. Yan. Kung gaano po kalaki ang kilo po niya guys, so doon sa P-Audio, ganun rin naman po kalaki ang diferensya po ng price. So kayo na lang po mamili guys kung ano po ang nagugustuhan nyo. Kasi sa tingin ko po, itong speaker na ito, itong P-Audio, ay kung meron naman po kayong budget, maganda rin po talaga ito pagdating po sa mga pang sound system. At patugtugin po natin guys. Guys, napatunog na po natin. At bali po sa napakinggan ko po guys, iba rin po talaga tumunog to kaysa dito. Mas nang ibabaw po yung bass nito kaysa dito po. Ayan. Naipakita ko na po sa inyo guys kung ano po yung mga kaibahan nito. At kung nagustuhan nyo yung video ko guys, inyayahan ko rin po ulit kayong mag-like po sa ating channel at syempre i-share mo na rin yan. At kung bago ka lang po sa ating channel, siyempre i-subscribe mo na rin yan at pakipindot na rin po ng notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating videong gawin. At hanggang dito na lang po guys, maraming salamat po pagsubaybay nyo po sa aking video. At ingat and God bless.